I count them. Hello mga katropa, what's up, welcome back to my TV channel. At magwawalis muna ako ngayong araw na to dahil may gagawin tayo eh. Papakita ko sa inyo kung ano, pagkakaiba ng UFO tripod, octopus at ng gorilla pod. Papakita ko sa inyo sa araw na ito kung ano pagkakaiba ng dalawang yan, yung gamit ko ngayon. Kasi ang una kong binili yung ano, yung UFO tripod bago pa yung octopus ay gorilla pad, bago pa yung nabili ko. At ngayong umaga ito, bago ko muna ipasilip sa inyo yung pagkakaiba ng dalawang difference, ay magwawalis muna ako ng likod at harap ng aming bahay. Yun muna, bye bye. Kita nyo mga katropa, ang dumi talaga ng likod ng harap namin, ng likod ng bahay namin, nagwawalis ito muna. Kita nyo, ang dumi na lang. Pero yung likod na walis ko na, ito na lang tutuloy ko. Tutuloy ko na lang yung pagwawalis ito. At pag natapos ito, doon natin umpisaan ang video. Kakaiba ng UFO tripod, octopus at ng gorilla pod. Hello mga katropa, at yun nga mga katropa, nagbabalik ako sa inyo.
dahil kanina, nag-walis po ako kanina, ay tinapos ko muna yung pag-walis ko. Sinihit ko lang doon dahil mag-video, mag-upload ako nito. Papakita ko sa inyo. Una-una, ito ay yung ano, katawag nating octopus tripod. Ito naman ay gorilla pod. Actually, una ko itong binili at itong sunod. Napakita ko sa inyo yung unboxing nito ng octopus tripod. Samantalang ito namang gorilla pod ay nabuksan ko na, hindi ko na na-unboxing. Kaya pinakita ko na sa inyo kung paano gamitin na lamang. Kung paano gamitin na lang mga ka-TV channel ang gorilla pod. At papakita ko sa inyo kung ano ang different ng yung dalawang ito. Kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Umpisa natin dito. Actually, itong gusto ko ito, pantay siya. Pantay. Hindi gaya ng gorilla pod. Wala siyang dents, wala siyang damage, wala siyang gasgas. Ang problema lang sa kanya, pag kinakabit ko sa kahoy, sa mga bakal, nadudulas pa rin siya kahit hapitin ko. Nadudulas pa rin. Hindi, ano, parang hindi ako compatible na gamitin siya na maglalagay ng camera. Kasi pag bumili kayo ng ganito, at tinistin nyo, madudulas pa. Siguro depende sa paglalagyan. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayo bibili. Maganda ito. Octopus tripod. Maganda siya. Ang binili ko ay red at black. Magkaibang kulay. Ewan ko lang sa iba, sa Shopee o sa Lazada kung may ibang kulay nito. At guys, mga ka-TV channel, ang pagkakaiba nito ng octopus tripod, meron siyang mga balang-balang. Tapos makinis siya, madulas. Tapos may konting magaspang. At i-demo ko sa inyo. Ito. Yan niya. Kita nyo, nababali siya. Yan. Flexible. At ito naman. Kahit anong anggulo, kahit anong bali, pwede yan. Kasi kailangan sa tinawag na octopus tripod. Ibig sabihin, flexible siya. Kahit anong gawin niya sa kanya, oh. Kahit anong bali, ipit, paikot, pilipit, kayang-kaya niya. Maliit lang siya. Kasi nagtatanong ako, mga ka-TV channel, ito lang talaga size niya, wala nang iba. Hindi gaya ng gorilla pod, may maliit at may malaki. Magkakaibang size. At mga ka-TV channel, mapapansin sa aking likuran, wala akong background. Gawa ng wala akong makita ng tela na puti o itim o kung anong kulay. Gawa ng nagmamadali kasi ako, wala kasing may lagi na background sa likod, kaya okay naman sa likod, di ba? Okay naman ang background. Nasa kwarto kasi ako eh. At dito ako nagbablog kasi maingay sa labas. Marami akong maririnig na maingay. Hindi ako makakapag-control. Hindi ko may didiscuss sa inyong harapan itong pagkakaiba ng octopus tripod at saka ng gorilla pod. At hindi lang doon, mga katropa, mga ka-TV channel, ito ay mayroong kasamang ball head. Ito. Dito ko lang siya nilagay sa may gorilla pod. Gawa ng ginagamit ko siya dahil ang binili itong gorilla pod na ito, wala siyang ball head, kaya ito muna ang pansamantalang ginagamit ko. At nag-iipon muna ako ng pera bago ako bumili ng pinaka head nito, yung Joby, para magbuka namang original. At balik tayo dito sa octopus tripod. Itong octopus tripod, makikita nyo may tornilyo siya. Tornilyo ba? Yung may thread pala. Yan. May pinaka thread. Yan, pinaka thread na yan. Yan, dyan kinakabit ang ball head. At dito sa pulang ito, makikita nyo may mga balang-balang siya. Parang guhit-guhit, mga bako-bako. Yan ang pinaka forma niya. Tapos dito sa ilalim, meron siyang nakalagay na parang pinaka sapatos, yung parang bilog yan. Pinakabilog. At ito. Itong bilog na ito. Ito. Yan, parang sapatos. Kung sa tao. Pinakasapatos niya yan. Para hindi magkagasgas yung kanyang loob. At yan ha. Makikita nyo yung pinakadulo niya, mga ka-TV channel. May butas-butas yung pinaka parang sapatos niya. May butas-butas siya. Para siguro, ano yan, yung katsan may patong hindi sa dudulas. Kasi kung sa gulong, meron siyang pinaka guhit-guhit.
Iba kung anong tawag doon. Basta kayo nang bahala. Yan mga katropa. At dito naman mga katropa, mga ka-TV channel, mga katagumpay na rin. Kita nyo sa dito yung pinakadulo. Meron siyang guhit-guhit, hindi ko lang kung anong tawag dito. May pinakaguhit-guhit siya. Tapos yung loob niya, meron siyang tornilyo dito. May tornilyo sa dito. At dito may tornilyo din siya. Para mas matibay talaga, hindi malalaglag. Hindi siya nalulustrade, hindi siya naluag. Kaya mga katropa, anong pa hinihintay nyo? Bumili na kayo nito. Bumili na kayo nito ang Octopus Tripod. At ito naman, ang pagkakaiba ng Gorilla Pod sa Octopus Tripod. Ito naman mga ka-TV channel, mga katropa. What's up, what's up? At ang pagkakaiba naman ng Gorilla Pod sa Octopus Tripod is may bilog-bilog siya. Bilog-bilog, tapos yung pinakadulo niya ay may goma. May goma sa may guhit, magaspang, at may konting madulas. Ang problema lang sa kanya mga katropa, nang binili ko siya, hindi ko siya napansin na may dents pala siya. May issue, may gasgas, may biyak yung pinakagoma. Actually, nang dumating ito, hindi dumating sa aming bahay. Nandoon ako sa church namin at doon ko siya natanggap. Pinakuha ko na lang sa aking mga ka-churchmate. At nagbigay na lang ako ng bayad, pinadala ko na lamang. Gawa ng biglaan kasi yung araw na yun na biglang dating ito. At ang pagkakaiba naman ito mga katropa sa Octopus Tripod, meron siyang pinakasapatos din sa dulo, bilog. Bilog siya, magaspang, at medyo madulas. Yan ay goma, matigas ang goma. At kahit anong anggulo yung gawin nyo din sa kanya, nababali din siya. O, kita nyo, di ka? Ina-advise ko rin na bumili din kayo nito. Alin mas sa dalawa kung anong gusto nyo bilhin. Kung ano yung mas gusto nyo, kung anong bet ninyo, kung trip ninyo. Kung gusto nyo parehas kayo meron nito, bilhin ninyo. At yan. Nakita nyo naman, di ba? Nababali sa mga ka-TV channel. Yan o. Mga ka-TV channel, ang gusto ko dito mga ka-TV channel, pag sa inaipit ko sa kahoy, sa puno, sa bakal, sa mga gate, o basta yung mga bilo, yung mga pwedeng kapitan, nakakapit siya kasi alam niyo kung bakit nakakapit siya. Kasi may goma siya, yun ang napigil. Yun ang napigil sa bilog, kaya hindi siya gaya ng Octopus Tripod na pag hinapit niyo nadulas pa rin. Kasi yung Octopus Tripod pantay, ay ito, may pumipigil na goma. Yan siya oh. Maganda naman siya, maganda ang quality ng Octopus Tripod. At saka ng Gorilla Pod. Pareho silang okay. At itong ball head na ito, dun sa nakakabit sa Octopus Tripod, ikinabit ko lang muna dito sa Gorilla Pod. At pansin nyo din na yung pinakadulo niya. Ito, bubuksan natin. Yan, meron din siyang gano'n yung pinaka-thread, pinaka-tornilyo gaya ng Octopus Tripod. Ikinakabit ko itong ball head nito. Pero itong ball head nito sa Octopus Tripod talaga, ibibili ko pa ito ng ball head na Joby. Yan. Nang binili ko kasi ito, ito lang kasi ang dumating sa akin at saka yung pinaka ito. Itong kabitan ng cellphone, ewan kung anong tawag ito. Tapos ito, flat siya. At anong ilagay nyo dito? Pwede, basta sukat sa thread nito. At ito naman, may tornilyo siya dito sa loob. Yan. Pinaka-tornilyo, pinakalak niya para hindi mag-iwahiwala yung tatlong yan. Kaya nga tinawag siyang Gorilla Pod, Tripod, Octopus Tripod. Yun. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Pare sila na nababanat, nakukumpit, na ibabang kilong. Ang pinagkaiba lang, may goma ito, at ito ay bilog-bilog. Yung isa naman ay pantay, yung Octopus Tripod. Ito namang Gorilla Pod ay bilog-bilog. Yun lang ang pagkakaiba ng dalawa. At yun lang mga katropa. Salamat po sa video ito, sa mga nanood ng video ito. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like. At huwag niyo pong kalimutang pindutin ang inyong notification bell para sa mga updated ko pong mga vlog video ko na darating pa. At salamat po mga katropa sa video ito. Sana po may natutunan kayo sa tutorial kong ito. At maraming po salamat. Bye-bye sa inyo lahat. See you next vlog. Bye-bye!